Yo, good morning everyone. Short vlog muna po ulit tayo. Hindi ko napapakita yung sarili ko. Ito na lang view na nakikita nyo. Napadaan po ako dito sa may Wakra shoreline. So namiss ko rin tong lugar na to. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta rito. Siguro almost 1.5 years. So may project ko malapit lang po dito. At naisipan kong dumaan para makita kung may pagbabago. Sa ngayon, napansin ko wala naman masyadong, halos wala naman nagbago. Kaya lang napadaan po ako dito para magpasimoy para magpahangin. Masarap po kasi yung hangin na nanggagaling sa dagat at masarap sa pakaramdam. Pili mo, nasa Pinas ka lang. At ayan, may makikita ka rin po dito yung mga ayan, may mga sasakyan na yan. Ayan, papahangin din po sila. Hindi naman po magandang maligo kasi mababaw at mabato sa lugar na to. Talagang ang pwede mo lang ipunta rito ay mag-relax, mag-banding at magpahangin. Very healthy itong magpa-araw at magpahangin na may simoy ng dagat. So magbabakasakali rin po ako makakita ng crabs. Kasi alam ko tag crabs ngayong mga panahon na to, from October to December. Pero pagkasakali lang naman, umaga mahirap po makakita ng ano dito. And my only purpose is just to unwind or yan nga, marinig yung simoy ng hangin. Napakasarap po niyan na dumadampi sa aking mga balat. Alright. Oh, ang sarap sa pakaramdam. Nakaka-relax. So, kung ano man yung nakikita nyo, para ka lang nasa Pilipinas. Pero pag nagawi ka na doon sa mga pila-pila na yon, ay mga ma-realize mga talaga nasa ibang lugar ka, wala ka sa Pilipinas. Ayan, yung mga pila na malapit sa dagat. Dito naman po wala mang balita na nagkakaroon ng malaking high tide or lumalaki yung alon para umabot sa mga bila na yan. So swerte po naman yun nandyan, at least anytime pwede silang pumunta rito, magbanding, magbarbecue. At pag high tide, ayan, may pwede ka rin maligo. Ayan, kung napapansin nyo, may mga tao doon. Ayan ang pinaka ano tawag ba doon? Yung buhangin na medyo nakaangat siya. At pagka high tide, maganda ang pumuesto dyan. Ayan, may mga aso pa. Ayan, may mga nakabulang aso, mga tao. Pasyal. Wala po siguro ang trabaho yung mga yan. Ako po may trabaho pa. Dumaan lang ako saglit dito para mag-relax kahit konti after work. Pahangin ng konti at maya-maya balik na po tayo sa opisina dahil may trabaho pa tayong, may office work pa. So yan, at naisipan ko nga po mag-video para naman mabuhay na naman ang aking YouTube channel kasi matagal na akong walang i-upload. Itong mga nakikita nyo, yan po mga suso na yan. Pag lumaki yan, nakakain yan. Masarap po yung mga suso na yan. Yan. Madaming makukuha dito. Talagang kaso Pinoy lang po ang nangunguha. Hindi pinapansin na ng mga lokal. Nangunguha tayong konti. Ayan. 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 Ito. Yeah. Pag lumaki po yan, kakain po yan.
dito sa Qatar, mayaman po ang dagat. Kaya lang mostly Asian or Filipino lang ang mahilig magdagat at manghuli ng kung ano-ano sa dagat. So yan, naka 5 minutes na po tayo. Wala akong nakitang kakaiba, wala akong nakitang crabs. Ang masarap lang po ay nadaluyan tayo ng hangin ng galing sa dagat. At yung mga taga rito, nasasaktan na lang po ito. So anytime gusto nyo na pumunta rito, pwede, libre. And magandang lugar para nga po sa family bonding or mga magtutropa. Barbecue, yan, pwentuhan, pwede marigo, pag high tide, yan, ingat lang sila sa mga bato, kasi nga mga bato, matataling mga bato, doon sa pantagit ng mga buhangin. Yan, pwede kang maglakad, hanggang doon sa dulo, mga 1 kilometer din po yan, pwede mo lakarin, no? Babaw pa yan. Alright, so hanggang sa muli na lang po muna, ako ay magre-relax pa ng mga ilang minuto at baka uuwi na. At hindi pala uwi, pupunta ng office. Alright, I hope you enjoy the view kahit saglit lang. Salamat po ulit sa mga nanood. Hanggang sa muli, see you again next time. At ang iyan na nakita ko aeroplano, malapit nga pala ang airport dito. Soon, makakasakay na uli ako dyan after few weeks. Alright, bye for now guys. Bye.